Kasi tinext po agad yun sa lahat ng mga coordinators, lahat po kami nananalangin na ipagkaloob na muli ang kanyang buhay. At wala, himala po, dito nadagan na siya sa dibdib, pero wala pong ano doon, wala po talagang pinsala doon. Dito lang po siya sa may pelvic bone, nung hinila kasi siya uli, nagkaroon uli ng, bumalik uli yung troso. Nagkaroon po, humiwalay ng konti, pero po, muli pong naibalik yun. Sabi nga ng mga tao sa hospital, mga ilang buwan daw siya doon. Pero sabi nga namin sa mga tao nagpupulit, naglilingkod sa kanya, wala pong imposible. Imposible. 2 weeks lang po siya doon. Tapos ngayon po sa labas, nagkaroon siya ulit, nag-wheelchair ng 2 months. Sa ngayon po, na okay na siya, nakakapag-basketball na po siya at bubalik na po sa dating lakas na as in, pag nakikita nyo, para pong walang nangyaring ano sa kanya, aksidente talaga. Purihin po natin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And glory, glory to the Holy Spirit. Amen. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. No? Lalo tigil ang ating kapatid na Sister Banji ay isa po siyang coordinator na napakasipag din. Amen. Galing po siya dito sa may Malabo, Kalaokan po. At nung siya ay dinala ng Panginoon sa pabahay 2000, ay pinagpatuloy niya po yung pagpapalaganap ng mabuting balita sa tulong din po ng ating mahal na Inang Birhen. Kaya, pagkasama talaga natin ang ating Diyos at kasama din po natin si Mama Mary, may mga bagay na pagpapala na dumarating talaga. Amen. 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 At talagang hindi nila tayo iiwanan. Kahit dumadaan man tayo sa mga pagsubok, sabi nga, pagsubok lang yan. Ibig sabihin ng pagsubok, papasa tayo dyan dahil kasama natin ang ating Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Praise and thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so ito naman po ang ating kapatid, ano? Isa rin po sila sa napanikahan ng Christ on the Block sa Pabahay 2000. At kasama niya pa po ang kanyang dalawang anak. Amen? At wala silang pasok, kaya narito sila sa gawain din ng ating Panginoon. Okay, no? Pwede po ninyong batiin ang mga asawa. At syempre, pag madinig din natin yung tinig ng dalawang bata, babatiin nila ang mga pinsan nila o sino pa man. Okay? Magpapakilala rin sila. Okay, Sister Jenna Macabinkel. Amen. Magandang hapon po sa Diyos na buhay, sa kabayan ng Espiritu Santo, sa Panginoon, sa kay Mama Mary, sa amin pong head servant na si Brother Ting, at kanyang ano, may bahay na si Sister. Magandang hapon po, early. Ako po, sa madalit salita po, isa po ako Magdalena. Noong mga panahon na wala pa po ako sa Soldiers of Christ, talaga pong masasabi kong lahat na ng kasalanan siguro sa mundo nagawa ko na. Although, ano, nagsisimba ako noon, pero mas marami po yung nagagawa kong pagkakasala. Noon po talagang pera, puro po ako pera. Andiyan po yung sumasama po ako sa customer namin para may mapakain sa mga anak ko. Tapos, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng pera, kailangan ko silang mapakain. Kaya yung customer ko, imbis na itatable lang ako, pinipilit ko siya na mailabas ako para lang magkaroon ako ng extra pera. Kaya talagang sobrang hirap ng buhay, talagang kumapit na ako sa patalim para mapakain yung mga anak ko. Hindi ko inisip na naisip na may asawa din, may pamilya, pero sumama ako para lang mapakain, mabigyan ko ng ginhawa yung mga anak ko. Tapos nung mga panahon na nagsimba ako noon, sa may Quiapo, may babae na lumapit sa akin. Naglalakad ako ng paluho sa simbahan ng Quiapo. Sabi niya, kahit na anong gawin mong paglulumod dyan, o maglagay ka man ng pako sa tuhod mo at lumakad paluhod sa harapan ng simbahan nito ng Quiapo, hindi matatapos ang kasalanan mo hanggat paulit-ulit mong ginagawa na yung gawain mo, yung trabaho mo. Pero hindi ko po siya kilala. Bigla lang po niya ako nilapit at sinabi sa akin na ganun niya, hindi mawawala ang kasalanan, patuloy mo lang nilulubog ang sarili mo. Kaya nung sinabi niya sa akin yung parang din ako namulat, sabi ko, Lord, siguro talagang way na yung babae na yun na para matapos na yung ginagawa kong makasalanan na babae. Parang ganun na. Pag-gising ko noong umaga, sabi ko, gusto ko umuwi ng Bulacan, umuwi ako.
Tapos meron, nagulat ako, may bago akong kapitbahay, sila Sister Banji. Tapos yun nga, sabi niya, pwede ka bang panikan ng mahal na Beren? Tapos hindi ako nakatanggi. Buntis po ako noon sa ano ko, sa bunso ko. Tapos sabi ko, sige po, okay lang po, panikan niyo ako. Tapos ng mga panahon na yun, unang akyat, pangalawang akyat, parang binaliwala ako lang. Yung, although sumasama ako, nagdadasal kami, nagro-rosary kami, parang binabaliwala ako lang. Yung pangatlong akyat, parang napansin ko na, eto na talagang tinawag na talaga ako ni Lord, na sabi ko nga, siguro ito sa pangatlo, pinagbigyan pa niya ako na iakyat sa akin ang mahal na Beren. Parang doon ko lang lahat na-realize, doon ko lahat na tama pala, na hindi sapat ang pagdarasal, ay hindi sapat ang pagpunta sa simbahan at paglingi ng tawad. Kung pagdating naman, pagtalikod mo sa simbahan, ganun pa rin yung ginagawa mo. Mas malala pa dun sa mga ginawa mo noon. Lalo pa lang, lulubog ka kapag bumitaw ka sa Panginoon. Kaya talagang yung pangatlong akya, talagang sinabi ko sa sarili ko, susunod na ako. Hindi ako bibitaw sa soldiers of Christ kasi napakalaking pagbabago na ginawa niya sa akin na dating Magdalena, na dating makasalanang babae, na nagpumilit ako na makasunod, na napakalaking ginhawa ngayon ng buhay ko. Ngayon po talagang sobrang pagpapala na yung nangyari sa akin. Andiyan yung nagkaroon ng magandang trabaho yung kuya ko. Tapos, may kukwento po pala ako, may share po ako. Yung pag-akyat po, unang-unang akyat ko po dito sa Paho. Sa hagdanan pa lang po sabi ko, nasa biyahe pa lang po kami, yung kaba ng digbog ko, grabe, sobrang kaba. Tapos yung pagdating na po namin dito sa palengke, sa may hagdanan, yung paa ko parang talaga ang bigat-bigat niya talaga. So sabi ko, eto na, akyat na ako. Eto na yung bahay ni Brother Tim, sabi ko pang ganun. Tapos, naman pag akit ko sa hagdanan, nangangatog ako. At sa bata na Nandun na lahat yung kaba, yung panginginig ng buong katawan ko. Kaya sabi ko, Lord, ito na ba yung sign na talagang pagkanta pa lang po ng awit ng pastor talaga, ayun na, umahagulgul na ako. Tapos nung nagkaroon pa po ng topic si Brother Ting na tungkol sa makasalanan ay talagang topic na topic po, sabi ko, itong linggo na to para sa akin ba? Para sa akin pa talaga to. Kaya sabi ko, opo, kaya talaga unang akit ko pa lang po, praise na po talaga ako, talagang bless na bless po talaga ako nung nakausap na sa Brother Ting. Ayun nga po, yung brother husband ko po, okay na daw, okay na po kami. Dati po, kasi may anak po ako, dalawang Japanese. Nabuntis po ako ng Japanese na guest ko. Tapos, yun, sa takot ko sa kanya, sinama ako sa Japan, sa takot ko sa kanya na umuwi. Nagdasal lang talaga ako, sabi ko, Lord, kung ito talaga ang way mo na mabago ako, sana maging way na tanggapin ako ng asawa ko at babaguhin ko ang buhay ko at buhay ng mga anak ko. In Jesus name, salamat. Kaya talagang napakabait ang ating Panginoon. Opo, totoo po yun. Talagang sinabi niya na, ako'y naparito upang hanapin ang mga makasalanan at sila ay patawarin. Amen. Jesus. At hanapin ang mga may sakit sa katawan at kaluluwa, amen, upang sila ay pagalingin. Amen. Amen. Okay. Thank ano you kaya ang pangalan ng dalawang baby? Ma-Jane. Ma-Jane. At saka si? Aiko po. Aiko? Archie. Ayan. Nag-aaral na kayo mga anak? Opo. Yan, very good, no? So sana, no, sasama kayo lagi kay Mama, no? Para maging blessed din kayo. Amen? 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 Amen. Amen. Okay, ngayon naman po, no? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi isa naman pong kaluluwa ang iligtas ng ating Panginoon. Through Christ on the Block na ginamit ng Panginoon. Sila si Sir Banji, no? Sabi nga, isang kaluluwa na may atid natin sa paano ng Panginoon, lalo na ang mga makasalanan, libo-libo mga anghel sa langit ang nagpupuri at nagdiriwang. Amen! Thank you, Lord. Hallelujah! 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 Tunay niyang nabuhay sa iyo ang ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory, glory to God! Hallelujah! Okay naman, ito naman kapatid ko na to, no? Sana nakapalda siya ngayon, eh, no? Pero pag Sunday, nakapalda ka na, di ba, ate? Amen! Mula sa pag-ibig ng Panginoon, si Ate Rebecca, magandang hapon po
sa ating Diyos na buhay, sa kabarabar sa Espiritu Santo, sa Mahilang Berhen, at sa ating Panginoong Jesu Kristo. Bagamat walang ating servant leader, magandang hapon po. Narito po ang kanyang Sister Wife, Sister Olu. Magandang hapon po sa aming Liberal Coordinator, Sister Banji. Sa lahat naman lang po. At sa mga taga-pabahay 2000, Harmony Hills 1, sa Ladika Homes. Magandang hapon po sa inyo. At sa taga-sapan pala, yung ating na sila ng fellowship. Ito. Sa life pa lang, si brother, si kapitan, panakumusta na po kayo, magaling na po siguro kayo. Magaling na po po sa inyo, Kapitan Sarmiento, Jim Sarmiento po. At ako po yung galing dun sa Nabutas Group. Anak po ako ng Nabutas, na Sister Opusayat. Diyan sa kami, Sister Carmen de la Cruz po, sila po natin naman yung girls. At ako po yung busay pupulat pa salamat sa ating po yung Diyos na buhay. Dahil sa simula ng 1999 hanggang ngayon po, nakakapit pa rin po sa ating Panginoon. Dahil po sa dito na ako binago. Sa isang salita lang niya na talaga pinagkaloob na agad sa akin. Ang hilang-hiling ko, kumbaga instant niya, pinagkaloob agad ang aking kahilingan nung ako umakit dito sa paho. Mula sa third floor pa ito nung ako umakit dito sa paho. Pinintasan ko pa nga ito nung araw. Sabi ko, ba't ganito ang panik ng lugar at ito nung nasa taas na ako, naku po, Diyos ko, nung ako doon. Doon talaga dito ako humipo ng ating Panginoon. Dati po ako kasi yung ibang sikta po ako, hindi sa nikasto po ako dati. Ang ako na imbitahan lamang ng isang Christian Black doon sa dagat-dagatan. Ang nag-imbitaw para sa akin, kaawal ko pa. Naglakas ang loob lang po siya na imbitahan niya ako. Ang pinakat... Alam po nila lahat yan. Ako na pala si Sister Uday. Baka din, kasi ang Rebecca din nila ako kilala eh. Sister Uday. Ako po talaga yung napaka-ano, pangit talaga na ugali ko ng araw. Napaon na po ngayon sa ating ibang hundyo, sa paglalakad ko, kung saan sana po napapunta, hindi ko alam ang ating Panginoon pala, kasama-kasama ko lang pala. Nalikaw po ako kung saan-saan, dati, dahil kong taalang, pinundito, barkada, sugal, ngunit nung natagpuan ko itong soul to sub Christ, dito talaga ako na hinipo. Nakahinginan ko po talaga sa kanya eh. Pinagkalog mo talaga sa akin. Lubos talaga. Mula ko sa dagat-dagatan, napunta rin pa ba 2000. Totoo lang, di ako nabago sa dagat-dagatan. Di ako nabago rin. Ang puso ko, wala pa rin, di pa rin nababago. Nung ako napunta sa pabahay, doon ko lubos na bago nung ako laging nakakasama ng rosary araw-araw. Tapos, reading the gospel araw-araw at doon ko nahanawahan lahat ng mga dapat gawin ng isang katulad ko makasalanan. Paano kung hipon natin po naman? Totoo po yan, ibang klase. Kung nung araw, galit po at hinanakit ang nasa puso ko. Lalo na sa ating mga kapatid. Nung narito na paunti-unti na ako, hipo, nawala lahat yun. Nasabi ko lang ng araw, yan ang katagangani natin, nawala yung nagay. Tapos na natin bagiging magkakapatid dahil magkakahaway po kami lahat. Ngunit iba pala kapag ang soldiers of Christ na napasok na dito sa paternity na maya pa yung ganun. Pag-ibig palang itatayong sa iyo at yun na po ang kamit ko dito. Pag-ibig po sa aking mga kapatid na dati talagang sinumpa ko sila. Dahil sa galit na galit sila sa akin, yung galit ko na ganun na lang. Pati ang nanay ko bago namatay, galit na galit rin ko sa nanay ko. Humili pa rin ang kapatulan dahil dito sa Soldiers of Christ. Sa payo ng mga coordinator, sa mga nakalating para sa akin ang tungkulan. Totoo po lang. Bagamat po, ganito ang ugali ko dati, ayaw ko tumanggap ng mga payo.